Kamusta ka anime? Ito na ang episode 8 ng Invitational Tournament. Disclaimer lang po ka anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Slam Dunk. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat! Tara, at atin ang simulan! Dahil nga sa 360 na dunk ni Sakuragi at perimeter shot ni Rukawa, nagawa na ng Shouhoku na makalamang ng dalawa laban sa team ng Honmoku High. Mapupunta nga sa panig ng Honmoku ang bola at hawak na nga ito ni Yohito. Habang idinidribble niya ang bola, hinaras naman siya ni Miyagi. Ipasa mo sa open ang bola, Yohito. Huwag mo ipagpilitan, mahihirapan ka niyan, sigaw nga ng Honmoku coach. Ipinasa nga ni Yohito ang bola kay Katsumi. Pagkakuha nga ni Katsumi sa bola, sabay dribble nito at isang fadeaway shot ang ginawa niya. Sinubukan siyang habulin ni Mitsui, pero di na nito nagawa pang maabot ang tira ni Katsumi. At yun, pasok nga ang tira ni Katsumi. Puntos nga para sa team ng Honmoku High. Ang score ay all 15. Nice! Ganyan nga, huwag nyo ipipilit na makatira kung hindi naman kaya. Lagi lang kayong maghahanap ng magandang pwesto. Muling sabi nga ng coach ng Honmoku High. Maganda ang pagkakasigaw ng coach ng Honmoku ah. Kung hindi niya ginawa yun, baka naagaw na ni Miyagi ang bola sa number 7. Wika nga ni Coach Domoto. Pero coach, alam ko na kaya naman ng number 7 ng Honmoku, si Miyagi. Masyado lang siyang natataranta. Dahil na rin siguro sa presyo na nararamdaman niya. Sabat nga ni Sawakita. Mukhang tama ka sa sinabi mo, Sawakita. Pagsang-ayon nga ni Coach Domoto. May tira yung number 8 ng Honmoku. Halos sa kanya nagmumula ang mga perimeter shot nila. Dapat mapansin nyo na mga player natin na nasa loob. Wika nga ni Coach Anzai. Tama po kayo coach. Yun nga din po ang napansin ko. At may isa pa akong napansin. Bawat dribble niya, tinitingnan niya ang ring. Parang ang ginagawa niya, bago niya ibitaw ang bola, lumalapit siya ng bahagya. Pag alam niyang tantyado niya ang bitaw niya, siya ka siya pupukol. Parang pinupulsohan niya ang distansya ng bitaw niya. Wika nga ni Ayako. Tama ka sa sinabi mo Ayako, muling sabi ni Coach Anzai. Biglang sigaw nga ni Ayako. Bantayan niyo yung number 8 nila. Huwag niyong bibigyan ng distansya. Siya lang ang gumagawa ng puntos mula sa labas. Kaya dapat niyo siyang mapigilan. Tama si Ayako. Yun nga din ang napansin ko. Mitsui, alam mo na ang gagawin mo. Wika ni Rukawa. Oo Rukawa, naiintindihan ko. Di ko na siya hahayaan pa na makapuntos ulit. Sagot nga ni Mitsui. Nasa panig na nga ng Shouhoku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Okay team, tayo naman. Wika nga ni Miyagi. Sabay atake nito. Sinubukan siyang pigilan ni Yohito, pero nagawa lang siyang ma-crossover ni Miyagi. Sumabay naman kay Miyagi si Rukawa. Dahil napansin ito ni Miyagi, kaya idinrap niya pababa ang bola. Yung number 11, huwag niyo hayaan na makapasok sa loob. Sigaw nga muli ng coach ng Honmoku High. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, sabay dribble nito. Sabay attempt nito ng layup. Yun nga lang,
sinabayan siya sa ere ni Yakushimaru. Aabutin yung tira ni Rukawa. Masyadong mataas ang pagkakatalo ng number 6 ng Honmoku. Wika nga ng mga kaibigan ni Sakuragi. Biglang sulpot nga ni Sakuragi sa ilalim. Sumenyas nga ito kay Rukawa ng isang pasa. Kaya naman, dinrap ni Rukawa ang bola dito. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa bola, sabay sigaw nitong, Mitsui, saluhin mo! Isang high pass nga ang ginawa ni Sakuragi. Ano? Sa labas mang gagaling ang tira nila? Gulat na sabi ng coach ng Honmokuhay. Pati nga si Yohito at Yakushimaru nagulat sa ginawang play ng Shouku. Pagkasalo nga ni Mitsui sa bola, sabay tira nito. Dahil nabigla pati si Katsumi, hindi na niya nasabayan pa ang bitaw ni Mitsui. At yun, pasok ang tres nito. Puntos nga para sa team ng Shouku. Ang score ay 18-15. Lamang na ng tatlo ang Shouku. Ayos ba ang pasa ko sa'yo, Michi? Di nila inaasahan na sa'yo ko ibibigay ang bola. Kung tutuusin, kaya ko na yun idunk. Pero dahil malaki ang tiwala ko sa shooting mo, kaya sa'yo ko na lang pinaubaya ang pagbitaw ng bola. Ayoko naman na maliitin ka nila. Tayo ang Shouku. Mas malakas tayo sa lahat ng manlalaro na nandito. Ngising sabi nga ni Sakuragi. Tama ka dyan, Sakuragi. Hindi masasayang ang tiwalang ibinibigay ng mga taong sumusuporta sa akin. Sagot nga ni Mitsui. Depensa na kayo. Huwag na kayo magkwentuhan dyan sa loob ng court. Tatlo lang laman ang lamang natin sa kanila. Kaya hindi malayo na maabutan nila ang lamang nyo. Sigaw nga ni Ayako. Tama si Ayako. Depensa na tayo. Wika ni Miyagi sa mga kasama niya. At bumalik na nga sa pagkakadepensa ang Shouku. Lumalawak na ang IQ ni Sakuragi ah. Di ko akalain na sa labas pa lamang gagaling ang tira ng Shouku. Mabilis ang mata ni Sakuragi. Muli mo na naman akong napahanga. Nasasabik na tuloy ako na makaharap kayo. Ngising sabi nga ni Sawakita. Malakas na ang team ng Shouku na yan. Hindi na sila basta-basta lang. Kaya yung sinasabi mo na Tendoji team, baka lampasuhin lang ng Shouku yun pag nagharap sila. Sabat nga ni Coach Dumoto. Malalaman po natin yan, Coach, pag nagharap na sila. Muling sabi nga ni Sawakita. Nasa panig na nga ng Honmoku ang bola at hawak na nga ito ni Katsumi. Habang idinidribble niya ang bola, nakatingin naman siya kay Yakushimaru. Maganda ang pwesto ni Shimaru, pero alanganin pa rin kung sa kanya ko ibibigay ang bola. Masyadong mahigpit ang bantay ng number 10 sa kanya. Bulungan ni Katsumi sa sarili niya. Dito, Katsumi! Wika ni Mamoru habang tumatakbo ito. Idinrap nga ni Katsumi ang bola at sakto ito kay Mamoru. Pagkakuha nga ni Mamoru sa bola, isang jump shot ang ginawa nito. Yun nga lang, nagawa itong maabot ni Rukawa. Kaya isang block na naman ang inabot niya at tumalsik ang bola sa labas. Nice block, Rukawa. Sa pangalawang pagkakataon, muli mo na naman siyang na-block. Bati nga ni Miyagi. Hindi ko siya hayaan na makatira na maganda sa harap ko. Sagot nga ni Rukawa. Kainis, muli na naman niya ako na-block. Ganun ba kabagal ang tira ko para magawa niyang maabot? Nakakainis na. Wika nga ni Mamoru. Huwag ka dyan mag-isip ng kung ano-ano, Mamoru. Mag-concentrate lang tayo sa laro. Paalala nga niyo ito kay Mamoru. Nahihirapan na sa opensa ang Honmoku ah. Mukhang matinding pressure ito para sa kanila. Pansin nga ni Coach Takato. Hindi nga magawang makapuntos ni Mamoru dahil sa depensa ni Rukawa.
may magagawa pa kayang bagong diskarte ang hunmokuhay para makahabol sa lamang ng show ko. Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!